itong si, akala ko nanahimik na itong taong ito eh. Si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Diyos ko, buhay pa pala. At nagngangawa. Ay, kahapon ay nagsalita. At ang sabi ay, bakit mo i-appoint ang taong wala ka naman tiwala? Ang ibig mong sabihin ni Noynoy ay si Vice President si Lenny Robredo na in-appoint ni Pangulong Duterte as drug czar, pero dahil nga po sa pangamba na ibigay niya yung mga impormasyon sa mga dayuhan ay hindi na binigay yung mga impormasyon. Kaya nagdadalawang isip ho ang Malacanang ngayong bayan. Dahil ho dyan, dahil ho dyan sa ika nga nangyari na yan, si Pinoy naman. Sir, naka-anim na taon ho kayo sa pwesto. Ngagngawa ka ngayon. Itong problema na kinakaharap ng Duterte administration, minana niya sa administration mo. Correct ka dyan. Panahon mo nang dumami ang mga adik-adik. Oh. Nagkalat ang mga shabu sa lansangan. Pagkatapos ngayon, nagngangawa ka. Tapos na ho ang panahon ninyo, dapat sinasara mo na lang yung bibig mo. Dahil tapos ka na eh. Wala ka namang nagawa. Sus Mario, sit ng inoong ko naman. Diyos ko po. Anyway, bayan, yan po ang isa sa pag-uusapan ho natin ngayong umaga. Tungkol po sa itong si, akala ko na nahimik na itong taong ito eh. Si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Diyos ko, buhay pa pala. At nagngangawa. Ay, kahapon ay nagsalita. At ang sabi ay, bakit mo i-appoint ang taong wala ka naman tiwala? Ang ibig mong sabihin ni Noynoy ay si Vice President si Lenny Robredo na in-appoint ni Pangulong Duterte as drug czar, pero dahil nga po sa pangamba na ibigay niya yung mga impormasyon sa mga dayuhan ay hindi na binigay yung mga impormasyon. Kaya nagdadalawang isip ho ang Malacanang ngayong bayan. Dahil ho dyan, dahil ho dyan sa ika nga nangyari na yan, si Pinoy naman. Sir, naka-anim na taon ho kayo sa pwesto. Ngagngawa ka ngayon. Itong problema na kinakaharap ng Duterte administration, minana niya sa administration mo. Correct ka dyan. Panahon mo nang dumami ang mga adik-adik. Oh. Nagkalap ang mga shabu sa lansangan. Pagkatapos ngayon, nagngangawa ka. Tapos na ho ang panahon ninyo, dapat sinasara mo na lang yung bibig mo. Dahil tapos ka na eh. Wala ka namang nagawa. Sus Mario, sit ng inoong ko naman. Diyos ko po. Alright, tuloy-tuloy tayo. Bayan ang son sa alas 10:24 ng umaga. Alam niyo, sa dami ng problema ng ating bayan, ha? Imbis na tumahimik na lang ang iba dahil tapos na sila, wala namang nagawa nung panahon nila, nag-iingay ngayon. Ha? Hindi ko alam kung bakit. Ang tinutukoy ko bayan ay itong si Benigno Noynoy Aquino. Nung naupo siyang pangulo for the past for 6 years, ala namang nagawa. Puro lang sat-sat, puro lang ngaw-ngaw. Puro lang tuwid na daan at tuwid na daan. Sila naglalakad sa baluktot na daan. Tayong lahat kailangan lumakad sa tuwid na daan. Kahapon, nagngangawa itong Noynoy. Actually, pumunta pa siya doon sa Campo Crame. Kasi raw pang 1,000 days na raw ngayon, kahapon, na nakakulong si Laila De Lima. 1,000 days. Yung kanya parang anniversary. Sus Mari Josep. Anyway, dinagdagan pa ni Noynoy, bakit daw i-appoint ang isang tao kung walang tiwala naman? Ang pinapatamaan niya ay ang Pangulong Duterte kung bakit in-appoint si Lenny Robredo as drug czar kung wala naman tiwala. Mr. Noynoy, sir, hindi ko alam
ha? Hindi ko alam, sir, kung ikaw ba ay, ano ba ito? Kung ikaw ay, kung ano ang nursing hut mo, Diyos ko po naman. Diyos Mario, sir. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Secretary Salvador Salpanelo, ang presidential spokesperson. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Apo. Sir, ang tanong ko lamang ho, sir, ano ho reaksyon ninyo at ang Pinoy nagsalita na naman kahapon, tapos na ho siya sa kanyang termino, ala namang nagawa, eh bakit daw i-appoint, ang pinapatamaan niya rito, si Pangulong Duterte, i-appoint ang isang tao kung wala naman daw tiwala si Pangulong Duterte kay Lenny Robredo, Secretary, sir? Palagay ko, yung dating presidente is better off if he focuses his attention on the case he's facing at this being a bayan, or take care of the health of his health. Siguro mas mabuti yun. Kasi mahirap siyang mag-touch sa isang bagay na pinabayaan niya anong na taon siyang naupo bilang presidente. Mm-hmm. Yung problema sa droga, lumawak at lumaki yan sa panahon niya dahil sa neglect. Hindi niya, pinabayaan niya yan eh. Mm-hmm. Kaya hindi nandiyan siya dapat pumapasok niyan. No. Ay, ano masasabi naman ho ninyo yung binitiwang salita po ni Lenny Robredo na dapat daw diretsuhin na lang siya ni Pangulong Duterte kung gusto pa siya na maging drug czar ng Pilipinas, Secretary, sir? Palagi ko hindi na aking presidente. Nasa kanya yon. Nasa kanya na yon kung anong tingin niya. Gusto niyang manatili sa preso o hindi. Uh-huh. Pero alam mo, yung sinabi ni Presidente na wala siyang tiwala, yun eh, dahil na rin sa mga missteps niya, yung mga galaw niya. Kaya ni Presidente, inimbitahan mo yung gustong pumatay sa akin o mag-aresto sa akin. Kaya sinisiraan ang ating basa, inimbitahan mo rito. Pagkatang masyado kang generous sa pag-share sa mga sino-sino mga kinakausap mo. Pero alam mo, Erwin, yung posisyon niya, hindi kasama doon yung tiwala. Ang posisyon niya, nangangailangan ng competence at saka creativity. Dahil wala namang ibibigay sa kanyang access sa classified information. So she should not be bothered by the statement of the president. Panghuling katanungan na lamang, Secretary, so tuloy-tuloy naman, hindi lang siya bibigyan ng cabinet position, pero siya pa rin po ang magiging drug czar ng Pilipinas, pero with limited capacity, Secretary? Yes, hindi na nga siya i-appoint ng cabinet kasi yung mga galaw niya did not, was inspiring. Hindi, wala, you cannot have confidence in what she did. Kaya nawala ng tiwala si Presidente pagdating doon. Pero yun sa posisyon ng anti-illegal drug. Alam mo, ang gagawin lang naman niya dyan eh. Di ba tanda mo, Erwin? Nagsalita siya na kailangan may bago tayong estilo. Nasaan ba yun? Wala pa siyang pinapakitang programa na papagagawin niya, di ba? Wala pa eh. Dapat meron na siyang programa, ipipresenta niya kay Presidente. Tapos, pwede isagawa niya na yung mga nasa isip niya. Sir, nailatag na rin ba niya kay Pangulo dahil si Pangulo nga po ang chief executive ng bansa at commander-in-chief? Nailatag niya ba yung mga plano niya kung anong gagawin niya sa Pangulo hinggil sa war on drugs, o wala siyang sinasabi kung ano ang plano niya, Secretary? Wala pa nga. Yun ang sinasabi ko eh, na hanggang ngayon wala pa tayong naririnig sa kanya kung paano niya palalakarin yung kanyang ahensya mula nung inappointed ni Presidente. Kasi sabi ni Presidente, alam ka naman ako ang magtatanong sa kanya kahit hanggang inappoint ko na siya. Magbigay na siya ng programa kung paano niya gagawin yung kanyang posisyon. Anyway, Secretary Salpanelo, sir, maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo muli sa amin. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Thank you! Salamat, Erwin. Thank you.
Alam niyo ba yan? Agree ho ako doon. Bakit si Pangulo ang kailangan lumapit kay Lenny Robredo na under naman siya, under naman si Lenny kay Pangulong Duterte? Number two, sa halip na makipag-ugnayan siya sa mga ibang bansa, sa mga Amerika, sa mga European Union para sa war on drugs natin, bakit hindi muna siya nakipag-ugnayan sa Pangulong Duterte, sa PDEA, sa PNP? Dahil ito ang makakatulong sa kanya. Yung Amerika, hindi naman makakatulong yun. European Union, hindi rin makakatulong. Lalo na yung Commission on Human Rights yan, hindi rin makakatulong. What the hell? Ang pinupunto lamang ho natin dito at maging ng ilang mga kababayan natin sa Estados Unidos na nakausap ko kamakailan, sana raw, bago nagbukas ng bunganga o bibig si siya, Aling Lenny, kinonsulta niya muna ang Pangulong Duterte na, Mr. President, ito ang plano ko, sir. Ito ang gusto kong gawin. Nandyan si PDEA, nandyan si PNP. Agree ho ba kayo? Hindi yung bigla na lamang sa isang press conference, ipapatawag ko, makikipagpalitan ako ng impormasyon sa Amerika at sa European Union. Eh, yung European Union nga yun ang galit na galit sa Pangulong Duterte. Bakit ka makikipagpalitan ng impormasyon doon? Eh, lumalabas kalaban natin ng European Union. Bakit ka makikipagpalitan ng impormasyon? Yung Amerika, pag sinasabi mong makipagpalitan ka ng impormasyon sa war on drugs, problematic ang Amerika. Ilang taon na nila tinutulungan ng Mexico para magsugpo ang droga dyan. Hindi masugpo-sugpo. Ang kausapin dapat ni Lenny Robredo, ang Pangulong Duterte, ang PDEA at ang PNP. Dahil yan ang mga makakatulong sa kanya. Correct ka dyan. Hindi yung kung kani-kanino. Mabuti nilang hindi gyera ho ngayon. Kung gyera, nako, baka ikay makasuha ng espionage. E pagbibigay ng impormasyon. Alam mo ba na pag nagbigay ka ng impormasyon sa kalaban, kung may death penalty. My goodness! Ang dami kayang ganun na nangyari no Second World War, nagbigay ng mga impormasyon sa kalaban. Hanggang ngayon, yung nagbibigay ng mga Amerikano, nagbibigay ng impormasyon sa Russia. Sus Mario Sep. Balikan nun natin itong si Ginoong Noynoy Aquino. Mr. Noynoy. Tama ho sinabi ni Attorney Sal Panelo. Panahon mo, lumaganap ang droga. Wala kang nagawa. Ngayon, nagngangaw-ngaw ka. Ngayon, nagsasalita ka parang si Correct. Sasabihin mo, bakit a-appoint kung wala naman tiwala? Sir, may tiwala ho ang Duterte kay Lenny Robredo, kaya nga siya ginawang drug czar. Kaya nga ibinigay sa kanya yung co-chair ng war on drugs. Ang hindi lang nagustuhan ng palasyo ay nung sabihin niya na isi-share niya impormasyon sa ibayong dagat. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Senador Tito Soto, ang Senate President. Magandang umaga, Senador Soto, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Sir, reaction nyo lamang ho dito sa sinasabi ngayon ni dating Pangulong Noynoy na bakit naman daw i-appoint si Lenny Robredo kung wala naman daw tiwala ang Pangulo sa kanya. Pwede ba kayo mag-comment dyan, sir? Mukhang hindi niya alam kung saan in-appoint. Kasi ang baka akala nila ginawang executive. Oho. Yung pinag-appointan sa kanya na more or less ano, hindi lang opinion ko to, nakikita ko to sa kilos ng Pangulo. Apo. Yung dahilan kung bakit siya in-appoint is for her to be able to see the drug problem up close. Aha. Para makita niya. Dahil ang dami niyong daldal eh. Ito, dito, pumapil kayo dito para makita ninyo kung gano'ng kalaki ang problema sa droga. Mm-hmm. Yun ang dahilan. Mm-hmm. Ano?
Maliwanag yun, di ba? O hindi naiisip ng iba. Oh. Yun ang dahilan kung bakit siya inappoint ng presidente. Hindi para bigyan siya ng executive powers. Oh. Okay, so sana alam nila dating President Noynoy yun. Oh. Ngayon, nung nandoon doon na, ang pinag-appointan sa kanya is co-chair ng mm-hmm. ICAD. Okay. Yung ICAD, yung interagency committee yun. Opo. Na nung 1988 pa kami ni Director Subnet ang nagsimula nung idea na yun eh. Aha, pagkaroon aha. ng interagency mm-hmm. para sagupain yung issues on enforcement, prosecution, prevention, rehabilitation, lahat sama-sama mm-hmm. na mo-monitor nung interagency committee. Aha. Yan yung focus nun. So yan, ginawa nila, nagkaroon ng executive order, merong interagency committee, 2017 pa yan. Mm. Ginawang co-chair ngayon yung si BP Robredo. Ang job description nun, sana inalam nila muna. Ang job description nun, mag-monitor ng mga policies, mag-coordinate ng mga iba't ibang agency. Hindi para mag-execute. Hindi para pumunta sa side ng enforcement at makialam doon. Hindi. To monitor at saka magtatawag ng meeting para yung mga inter-agencies ay nandoon, nagbibigay ng update kung ano nangyayari on the all four or five fronts ng laban, and then sila nagko-coordinate. Okay. Yun ang trabaho nun. Okay. Sir, so, whether may tiwala o wala, alam mo, binigyan ka ng pagkakataon para masilip mo kung ano nangyayari sa drug war. Mm-hmm. Yun. Hindi kailangan may tiwala dun, hindi kailangan walang tiwala dun. At sabi nga ninyo, sir, dapat mag-concentrate na lang si Lenny sa rehabilitation ng mga drug dependents. Bakit ko nasabi ninyo yun, sir? Nasabi ko yung kung gusto niyang mag-hands-on, gusto niyang tumulong para mag-hands-on at gusto naman natin, sir, tumulong sila lahat, tumulong right. tayo lahat. Right. Di ba? Iyon ang pinakamaganda niyang pasukan, prevention program at saka rehabilitation program. Okay. Hindi siya hindi siya magkakaproblema doon at malaki maitutulong niya doon. Yun ang sinasabi ko. Sir, pero pagdating sa enforcement, prosecution, nako, coordinating lang yung ICAD, wag nilang isipin na may executive powers 'yun. Ngayon, sir, may sinasabi din ng kanyang kampo, bakit daw ayaw ibigay sa kanya ang listahan ng high value targets? Eh gayong siya po ay co-chair ng ikang drug war na ito. Siya po isa sa mga drug czar ng war on drugs ng administrasyong Duterte. Alam mo naman yung drug czar na tawag nila, imbento lang ng media yun. Hindi naman drug czar ang co-chair eh. Yes, sir. Diretso. Tanungin kita, Erwin. Ikaw, co-chair ka ng inter-agency committee. Drug czar ka ba? Hindi ho. Hindi nga. Dalawa tayo. Binyag lang ng media yun eh. Dinibdib eh. Pero ang ibig sabihin, sir, may karapatan ba siya na hingin ang listahan dahil mukhang nag-aalangan ang PDEA at ang PNP kasi nga sinabi niya nung una na magkikipag-ugnayan siya sa America at European Union. Ayun ang danger. Baka kaya ayaw siyang bigyan. Baka ayaw bigay sa kanya dahil nakikipag-coordinate siya sa mga iba't ibang ahensya na ibang mga bansa na hindi naman tumutulong sa atin yung mga yun, lalo na yung UN, nakakontra sa atin yun eh. Mm-hmm. Ang daming drug user dun eh, na mga bansa eh, na naiinis nga sa atin dahil nilalabanan natin yung droga eh. Nako, ilang beses na ako umattend ng conference ng United Nations Office on Drugs and Crime, lagi nakikipag-away ako dun sa mga, dun sa Sweden, Switzerland, yung mga bansa na yun dahil... tinutulak nun, puro pabor sa drug dependent eh. Sir, sila para malaman nila yung sinasabi ko. Matanong ko, sir, maiba tayo. May batas ba tayo dyan na nagbabawal sa isang opisyal na makipag-share ng information sa ibang bansa, lalo pat kung itong bansa natin ay critical sa ating bansa? May kaparusahan ho ba yan? Yung kaparusahan, di ko alam, pero alam ko, bawal yun. May pagbabawal yun. Hindi pwede yun. Alright. Sir, panghuli na lamang. Nasagot tomorrow ho kayo ng NBI sa tanong ninyo kung nasaan si dating COMELEC Chairman Andy Bautista. Hindi, pero nasagot ako ng Facebook. Nasa LA. Nasa LA? Oo, ma-attend ng premiere showing ng pelikulang kontra kay Imelda Marcos. Akala ko, ma-attend ng showing sa Prusin. Hindi. Hindi. Ano eh.
Hindi, sabi naman ng NBI tsaka ng Presidential Commission on Good Government, sila kasi yung nag-file ng kaso eh. Sabi, ano eh, papollow up nila eh. Tingnan natin, bibigyan daw tayo ng report. Alright. Senate President Tito Soto, sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Erwin, thank you. Good morning.